Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimula natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin po tayo, itaas ang ating mga palaspas. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno at na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagi yon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan. Nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit inyo kinakalag iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan ni silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balagal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at ulihan niya ay sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag. Purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan po natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Sana ang aming Ama,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ng tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Paghindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang aking ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, nasampalin parang bato, pagkat aking batid ng aking sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa't, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki'y pumaligid para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko't pa ay butas na pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masig. Diyos ko, Diyos ko,
bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tinukay, dinaan sa sapalaran. Huwag mo kong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ng Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay bilang isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" "Kayo na ang nagsasabi." Nagharap na maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa'yo." Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa, ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hiningin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik
at nakamatay ng dangtaang himbagsaan. Tumapit ang mga tao at inilingkay kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo, kaya tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus!" Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, inalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at iminigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus na isang balabal na purpura. Umuha sila ng isang halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinagluhuran at palibak na niluhod-luhuran at matapos kutsain, siya'y inalisan nila ng balabal. Sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama nila Alejandro at Rupo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawaging Golgotha, ibig sabihin puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira. Ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga, naipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangutang nagsabi, "Diba, ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutsa rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya." Inilapusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Na mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Ang ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito na ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha na espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak. At pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw na malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Pagsiupo po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay pumapasok sa mga tinatawag nating mga mahal na araw. At sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, sinisimulan po natin ito sa pagdiriwang ng tinatawag nating Linggo ng Palaspas. Ngunit ang pagdiriwang na ito ay meron ding iba't ibang tawag. Tinatawag din itong matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Tinatawag din ang linggo na ito na linggo ng pagkapakasakit ng Panginoon or Passion Sunday. Yaan ang iba't ibang tawag para sa pagdiriwang natin sa araw na ito. Kaya nga kung mapapansin po natin, ang pagdiriwang ng banal na misa ay hindi katulad ng mga pagdiriwang natin sa mga ordinaryong araw. Mapapansin natin na ang pagsimula ng misa, tayo ay nagsisimula sa likod at tayo ay nagproposisyon mula sa likod ng simbahan o mula sa labas ng simbahan, papasok ng simbahan. Mapapansin din po natin na dalawa ang ebanghelyo sa misang ito. Ang unang ebanghelyo ay binasa sa likod na nagpapatungkol kung saan si Jesus ay tinanggap ng mga taga-Jerusalem, binigyan ng papuri, sinalubong ng masaya at sumisigaw sila ng Hosana. Kaya hayaan natin na sa umagang ito, pagnilayan natin ang pagdiriwang natin sa araw na ito. Una, nung si Jesus ay papasok sa Jerusalem, alam niya ang kanyang sasapitin. At anong sasapitin ni Jesus sa Jerusalem? Sa ay pahirapan, sa ay magpapakasakit, sa ay papako sa krus, sa ay mamamatay sa krus. At kung alam ni Jesus ang lahat ng bagay na ito, marahil magtatanong tayo sa ating isipan, bakit pa siya pupunta sa Jerusalem? Alam naman pala niyang mahihirapan siya. Bakit pa siya papasok sa Jerusalem? Di ba ganyan tayong mga tao? Hindi naman tayo susuong sa isang lugar na alam nating mapapahamak tayo. Hindi tayo susuong sa isang pagkakataon na kung saan alam natin magkakaroon tayo ng malaking problema at paghihirap. Pero iba si Jesus. May dahilan kung bakit kailangan niyang pumasok sa Jerusalem at ano ang kanyang dahilan. Ang dahilan ni Jesus ay pagpili sa kagustuhan ng Diyos Ama. At kasama sa pagpili niya sa Diyos Ama ay ang pagpili niya sa bawat isa sa atin. Dahil alam ni Jesus na sa kabila ng kanyang paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay, gusto niyang ipakita at ipiramdam sa Diyos at sa bawat isa sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng pangako ng Diyos hindi nabibigo. At isa sa pangako ng Diyos ang pagliligtas sa atin sa ating mga pagkakasala. At magagawa ang pagliligtas na ito sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, ang mga mahal na araw ay mga araw ng pagpapaalala sa atin kung paanong pinili ni Jesus ang Diyos at kung paano tayong pinipili ng Diyos araw-araw. Kasi mga kapatid, ang pangakong binitiwan ng Diyos at ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako ay pagpaparamdam ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid, anong panawagan nito sa atin? Ang lahat ng nangangako at tinutupad ang pangako ay ang taong tunay na umiibig
kagaya ng Diyos. Kaya huwag tayong mangangako na hindi naman natin kayang tuparin ang ating pangako. Kundi mangako tayo at tutuparin ang pangako natin sa Diyos kagaya ng pagtupad ng pangako ng Diyos para sa atin dahil sa pagmamahal. When you start to fulfill your promise to God, it shows how much you love God. Because when God fulfills His promise to us, He gave His Son, and His Son is the greatest way of God showing His love for us. Ang Kanyang anak ay katuparan ng pangako at ang pangako ng Diyos na tayo ay Kanyang mamahalin at pipiliin araw-araw. Pangalawa, magandang tingnan kung tayo ang pinipili ng Diyos at dahil tayo hindi binibigo ng Diyos, magandang tanungin yung ating sarili. Pipiliin din ba natin si Jesus? Alam niyo po kanina, nakakatuwa po, no? Ang bawat isa sa atin may dala-dala ng kanyang sari-sariling palaspas. Punuho lahat ng simbahan ngayon dahil sa palaspas. Tama po ba? No? Winawagayway natin ang mga palaspas na ito. Pero tandaan natin mga kapatid sa ating unang ebanghelyong napakinggan, ang mga palaspas na ginamit ay simbolo ng kanilang pagtanggap kay Jesus. Puno ng kaligayahan, puno ng kasiyahan. Ano ang sigaw nila? Hosana, purihin ang Panginoon. Pero sa pangalawang ebanghelyong ating napakinggan, ang mga taong sumigaw ng Hosana, ang mga taong sumigaw ng purihin ng Panginoon, nung hinarap ni Poncio Pilato sa kanila si Barabbas at pinapili sila, sino ang kanilang pinili? Si Jesus o si Barabbas? Si Barabbas. Sumigaw ng Hosana, purihin ng Panginoon, nakalimot at pinili si Barabbas. Tanungin ko po kayo mga kapatid, pagkatapos ng pagdiriwang na ito, saan po ninyo ilalagay ang mga palaspas na iyan? Saan po ba? Nasabihin ng ilan sa pintuan, sa labas ng pintuan, tama ba? Minsan natanong ko yung isang parishioner, sabi ko, bakit ba sa labas ng pintuan ilalagay niyo yan, ang palaspas? Sabi niya sa akin, Father, panakot yan. Sabi ko, panakot saan? Panakot para sa mga mangungutang. Ano? Sabi ko, hindi. No, sabi. Panakot yan, Father. Panakot yan sa mga multo, sa mga nananggal. Sabi ko, ginawa niyo namang anting-anting niyang palaspas. Pero ang mga palaspas na yan, nangangahulugan mga kapatid, na ang mga taong nakatira sa tahanang iyon, pinipili si Jesus araw-araw. Pinipili ang mahal na pong Jesus Nazareno araw-araw. Kaya pag nilagay niyo po yan doon, magsumikap. At ano ang pagsumikapan? Magsumikap, magpakabuti. Dahil pinipili si Jesus. Sana mga kapatid, huwag lang natin alalahanin ang araw ng palaspas sa araw na ito. Kundi araw-araw nating ipaalala sa ating sarili na pinipili at tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay. Mga kapatid, sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, hindi Kanya binibigo, pinipili Kanya.
At nawa sa araw na ito, sa tunay nating pagmamahal sa Diyos, hindi lang dahil tayo ay may palaspas, kundi dahil sa malalim na pagmamahal natin kay Jesus Nazareno, pipiliin din natin siya. Panghuli, sa atin pong ebanghelyo, yung pangalawang ebanghelyong ating napakinggan, mapapansin po natin sa bandang dulo ng ebanghelyo, merong pinuno ng sundalo. At nung nakita niya yung nakita ng pinuno ng sundalo si Jesus na kabayubay at namatay sa krus, ano ang kanyang naisigaw? Tunay nga ang taong ito'y anak ng Diyos. Mga kapatid, para po dun sa pinuno ng sundalo, yung pagpapako sa krus, marahil karaniwan niya nang ginagawa yan. Marami na siya marahil na ipako sa krus. Marami na siyang nakitang nahirapan. Marami na siyang nakitang nasaktan. Pero bakit lamang kay Jesus niya nasabing, tunay nga ang taong ito'y anak ng Diyos? Dahil marahil napansin ng pinuno ng sundalo yung paghihirap, yung pagdurusa ni Jesus. Pero kailanman wala siyang narinig na reklamo. Kailanman wala siyang narinig na hinanakit. Bakit? Dahil nakita niya marahil na yung pagdurusa at pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ni Jesus nagmumula sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, madaling makita ang pag-ibig ng Diyos sa mga oras na tayo ay masaya. Madaling makita ang pag-ibig ng Diyos sa mga oras na tayo ay puno ng ligalig sa buhay, puno ng pagpapala. Pero nakikita pa rin ba natin ang Diyos sa mga oras na tayo ay puno ng problema, pagsubok at sakit ng buhay? Alam niyo mga kapatid, nung ako po ay nasa parokya pa, nung ako ay may parokya, at bagong assign po ako dun sa parokyang iyon, meron pong lumapit sa akin na isang nanay, may sakit yung kanyang anak, may sakit sa atay. At ang sabi nung nanay sa akin, Father, pwede mo ba akong matulungan? Alam niyo po, ang naglalaro sa aking isipan, ano kaya maitutulong ko dito? Pero sabi sa akin ng nanay, simple lang po, Father. Tingnan po ninyo yung anak ko. At nakita ko yung anak niya, hirap na hirap, nangingitim, may sakit, payat na payat. Sabi niya, pwede niyo hubang ipagdasal yan araw-araw, na balang araw siya din ay gumaling. Sabi ko, yun lang po. Sige po, araw-araw ko po talaga siyang ipagdarasal. Totoo naman po, sa loob ng halos isa't kalahating buwan, araw-araw, hindi ko nakakalimutan ang batang iyon. Pero aaminin ko po sa inyo, may mga pagkakataon na ang dasal ko sa Panginoon ay ganito. Panginoon, huwag mo nang pahirapan yung bata. Kunin mo na. Pwede po ba? Panginoon, huwag mo nang pahirapan yung nanay. Pwede mo nang kunin yung kanyang anak. Yun ho yung panalangin ko sa Panginoon, sa Diyos. At makalipas sa isa't kalahating buwan, hindi na ho bumalik yung nanay. Pero ito po ang isang bagay na nakakagulat. Nung ako po ay paalis na doon sa parokya, may isang batang nagtatakbo-takbo sa altar, sa harap ng altar. Hindi ko naman kilala yung bata. Hinayaan ko lang. Pero alam niyo ho, pagkatapos ng misa, lumapit yung nanay
At ang sabi sa akin, Father, naalala mo pa ako? Sabi ko, hindi na po. Pero kinuwento niya yung storya, makalipas ang halos na 4 na taon, sabi niya sa akin, Father, yung karga kong bata, saan na po yun? Kaya, nung pang-oras na iyon, sabi ko, hirap na hirap yung mag-ina. Pero isa lang ang nasabi ko, tunay ngang may Diyos. Tunay ngang may Diyos. Mga kapatid, makita nawa natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang sa saya, kundi maramdaman at makita natin at kasama natin siya at umiibig sa atin kahit sa mga oras na tayo ay nahihirapan. Dahil sa kabila ng napakaraming hirap, isa lang ang pwede nating sabihin, tunay na may Diyos. Tunay ngang may Diyos. Mga kapatid, sa pagkapasimula po natin ng mga mahal na araw na ito, paalalahan na natin ang ating sarili. Sa pagmamahal ng Diyos, pinipili ka niya. At sa pagmamahal natin sa Diyos, piliin natin siya. At sa pagpili natin sa Kanya, patuloy din nating ipaalalahanan ng sarili natin na sa kabila ng hirap, pagsubok ng buhay, tunay ngang may Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangumubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, niloob ng Diyos Ama na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at tumingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taos pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok
at pagsakit ng buhay upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalaan at kawalang ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagkapakasakit sa Kalbaryo. Maging marapat nawa kaming makibahagi sa kaluwalhatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Kung itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pagkapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaami nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin na tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin, sa pagmamalasakit niyang kami palayain, sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Yet inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tunay ngang may Diyos, kaya tumawag tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Di ka man lang sumasabi.
Mga paalaala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Inakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagnalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Mayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ng pagbabasbas. Ang Diyos amang mawai na nagkaloob sa inyo ng anak niyang pagkapakasakit bilang huwaran ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat. Pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay. Makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan. Kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayo't ipahayag ang matugumpay na pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sinasamba.